Yan, okay. Okay, so welcome to your pre-marriage orientation and counseling. So our objective is the strengthening of the foundation of this nation, which is the family. We are from the BCIDP Exclusive School for Couples, and I am Ms. Maitel De Paula from BCIDP Law Group. I'm also an accredited marriage counselor of the SWD, and at the same time, PAPCOM accredited family planning and pre-marriage orientation counseling. So our for our house rules, no taking of calls or talking to each other. Kung hindi niyo ako isasali, hindi pwede. And then this shall be an interactive learning session. So I will be asking open-ended questions or some personal questions. And if you're missing some part of my lectures, just let me know. Kasi you sometimes experience yung glitch, 'di ba? Network glitch. So if you're missing some of this, just let me know, and then this shall be recorded. It's what I have discussed a while ago. I am currently a Supreme Court mediator from the Supreme Court, and also a prejudicial marriage counselor, a marriage therapist, family planning counselor, a certified relations and family advisor, and also an alternative dispute resolution practitioner and a lecturer from University of Makati. So an NLP practitioner and a holder of Masters of Arts, major in psychology with specialization in family life development, advanced parenting course, and reproductive health and biology. Ayun. So, naging nurse, naging Bachelor of Science in Nursing ako, or naging nurse ako before ako naging psychologist. And then, before ako napunta sa court, at naging pre-marriage counselor. And so, step by step yung process. Our advocacy here is for the stronger family foundation. That's the reason why we studied a lot of fields in may kinalaman sa family. So, marriage. According to the Family Code of the Philippines, Executive Order 209, signed by former President Corazon Aquino on July 6, 1987, that the Family Code includes the basic law covering persons, family relations, governs marriages, legal separation, property between spouses and parental authority, among others. So, let's discuss. So, pero ano lang to? Very minimal lang. I will be focusing more of the marriage. So the title one of marriage of the family code, that it is a special contract or a permanent union between man and woman. So once you have entered into marriage, wala na siyang bawian. Yeah. So decided ka na ba kan? Many times? How many times ka nag-isip? Madaming beses. Thousand times. Kasi wala lang atrasan to, no? Mahirap magpaanan. It would magastos. Take, yeah, magastos. At saka, it will take 4 years. Hindi na siya katulad before na 1-2 years. Pero ngayon, mas pinahirapan na yung mga requirements. At hindi na ganun ka malaking factor or basis yung psychological incapacity eh. Kasi sasabihin ng korte na bago pa kayo nagsama, napapansin mo na yung mga kakaiba sa kanya. Bakit ka pa nagpakasal? Ha? So, yan ay sinasabi ko lang para at least you'll know. Ano yung mga kahinatnan pag once na nagkamali lang or hindi pala napagtanungan ng mabuti or hindi talaga siya napag-isipan. Okay? Si Lloyd, tatanungin ko, are you ready na ba to get married? Yes po, ready na. So, gaano ka ready? 200% po. Okay. Ayun. Matuwang-tuwa naman, kinikilig si Khan. Huh? Okay. Sabi ko kasi walang bawian to. It's a permanent union between a man and a woman. It is not
it is not a special contract eh. Na it is ano, a social contract, I mean. It's just a social contract na kung ano lang, kung ano yung agreement din yung dalawa, kung ano yung gusto ninyo ilagay dun sa special, sa social contract na yun, you can. Pero dito sa special contract na to, the law, also, the law applies na the Family Code of the Philippines dito. Lahat ng law sa pagpapamilya nakalagay yan sa batas. So, kumbaga wala nang bawian. Kung if you would have, no, yung sinasabi ko kanina kay Kan na yung annulment dito sa atin sa Philippines, napakahirap. It would take you years, no? Maabot na ng 4 years yung mga annulment cases namin ngayon. And ganun? Yeah. We from the BCID Law Office, ang dami na namin natatanggap ng mga inquiries a day. 10 inquiries about annulment. So, yung pinakamatagal namin ngayon, umabot ng 4 years. In-appeal pa namin siya. Finalized naman na siya, na-annulled naman na. Pero, pinahirapan kami. Umabot ng 4 years. 20 years na hindi nagsama after ng kasal. And then, what happened, no? Nung nag-file ng annulment, sabi ng judge dun sa court, dismiss siya because for the reason of, ano, yung preservation of family. Preservation of family. 20 years na hindi nagsama after ng kasal, preservation of family pa rin yung pinupush ng ating justice system. Kaya hindi talaga pro-annulment yung justice system natin. So, I doubt kung papayagan na yung divorce. Kasi sa annulment. Difference nila, ma. The difference, yung divorce kasi mabilisan. Diba, like with the Muslim divorce kasi would just take 3 months. Eh. That's the maximum for the Muslim divorce. For the divorce naman, if you would have the divorce, mabilis talaga yung divorce. Annulment would take 4 years. Pero sa ngayon, I would think na hindi pa rin talaga siya papayagan na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Ang daming advocate dyan. No, anti-divorce. So, ano-ano nga ba yung mga requirement, diba, para maging valid yung kasal? Kasi may mga couple na ikakasal pa lang, nagsasabi na hindi magiging valid yung kasal nila. Sino magsasabi lang at sino lang yung may karapatan na sabihin invalid yung kasal? The court. Huh? Pag kayo ay hindi na nagkakaintindihan, pag nagpa-file na lang annulment sa isa't isa, yun lang yun. Pero pag mayroong irregularities, example, no, hindi pala valid yung license na nagkasal sa inyo. Like, yung crasam niya pala ay pwedeng expired na nung kinasal kayo. So yung mangyayari doon ay irregularity lang. Hindi makaka-apekto sa validity ng kasal ninyo. So, marami nag-overthink dyan bago pala ng kasal. Yun, ini-inspect na nila lahat-lahat. O, baka fake yung ano natin, magkakasal sa atin. So, sa justice system natin, basta nagpakasal kayo sa harap ng isang solemnizing officer, in good faith, na alam ninyo, sa sarili ninyo, na siya ay licensed, no? Kahit let's say expire pa yung marriage, yung kanyang krasem, talagang valid pa din yung kasal ninyo. Basta narehistro siya, nakarating siya sa local civil registrar, hindi nila napansin yung expiration ng license, so still, your marriage is still valid. Okay, so consent freely given in the presence of the solemnizing officer. So ito ay, wala namang required na ceremony talaga, no? As long as you change your I do's, tapos mayroon kayong witnesses na nag-sign sa marriage certificate ninyo, yung required sa batas at least 2. At least 2 adult dapat, ha? At least 18 years old yung inyong, or legal age, na nakakaintindi dapat yung magiging principal sponsors or witnesses ninyo. So, hindi pwede maging principal sponsor witness yung mga magulang. Yan. Mayroon kasi na pag intimate yung kasal, ginagawa na nilang witnesses yung kanilang mga magulang. Pero yun yung hindi pwede. Kasi nakalagay naman na sila sa marriage certificate as your father and mother. So, dapat yung witnesses ninyo, other
ano yon, other persons na mapagkakatiwalaan ninyo na magbibigay sa inyo ng guidance once kayo ay nagkakaroon na ng problema. Yung mas matured na mayroon talagang experience sa pag-aasawa at sa tingin nyo na magiging magandang modelo sila ng pamilya, yun talaga dapat yung pinipili ninyong witnesses or principal sponsors. Now, for the authority of the solemnizing officer, ayun, any judge, priest, mayor na pwede magkasal sa inyo, automatic naman yung license ng mayor tsaka ng judge, no, under sa jurisdiction niya. Pero yung mga pastor, pare, mayroong krasem yun na tinatawag natin or license from the PSA, solemnizing officer license. So now, any questions? Just let me know. May question kayo per slides. Tanungin nyo lang ako on the spot. So, for the marriage license naman, ito yung itsura ng application of the marriage license. So, make sure that everything na ilalagay nyo dyan ay tama. Correct siya. Kung anong nakalagay dun sa CENOMAR, sa birth certificate ninyo, ay chine-check din kasi yan. No? Kino-compare nila. So, kung may correction doon sa birth certificate, as much as possible, mas maganda na mayroon ng nag-undergo na yan ng correction or mayroon kayong affidavit na ilalagay kasama dyan sa marriage license. Ano lang ba, ano-ano yung mga exempted dito? Article 34, pag kayo ay nagsasama na ng 5 years as husband and wife, at walang impediments of marriage. So, wala ka kasi yung dating kasal. So, pag kumuha kayo ng CENOMAR ninyo, clear yung CENOMAR ninyo. And then, pag mayroon na kayong anak, no? Pag may anak na kayo, pwede na yan sa Article 34. Ilang taon na po ba kayo, if hindi naman awkward to ask, ha? Ilang taon na po kayo? 27 po ako. Okay, si Lloyd. 30 po. 30. Oo, kasi alam mo, nakakalimutan na natin yung edad natin eh. Pag natungtong tayo ng 30, nag-i-stop na yan. Ako nga nag-stop na rin ako nung 22 ako eh. And then every birthday ko, 22. Lumilipas. So, pag 27 and 30, yes, pwede na kayo sa Article 34. Kasi nasa legal age na kayo, hindi na kailangan ng consent at saka advice from the parent. So, kung kayo ay nagsasama as husband and wife sa isang bubong for 5 years, so, pwede na kayo doon sa exemption ng Article 34 of the Family Code. Okay, so questions doon. Baka may question kayo sa documentation, anong pinapasa pag Article 34 kayo. So, kailangan lang mayroon kayong affidavit of cohabitation of marriage na pinapagawa sa mga lawyers at pinapanotaryo. Doon. Pero kung gusto nyo talaga, at least dumaan kayo sa proseso ng marriage license, then it's okay. Kailangan nyo mag-submit ng pre-marriage counseling, ayun, tapos yung mga CENOMAR birth certificate, your ID na taga Makati kayo or kung saan man kayo mag-a-apply ng marriage license niyo, kailangan pareho kayo nandoon. Kasi pipirmahan niyo yung attendance. And then pag kinuha na siya, kahit isa lang sa inyo pag magre-release na lang ng marriage license. Ano pa? Questions? Wala naman. Wala so, naman 10 days yon yung marriage license ninyo. Once na you have filed the application, so 10 days pa yung bibilangin ninyo. Bakit? Kasi, pinopost yan. Meron tayong board, parang bulletin board na pinopost dyan, notice. So, kung mayroon mang any hadlang sa inyong pagsasama at pagpapakasal at may makakita niyan, yun, pupunta yun dun sa LCR, sasabihin, ay huwag niyong ipakasal yan kasi may sabit yung isa dyan. Pero alam mo, pag pupunta ka ng City Hall, hindi mo naman yan makikita eh. Unless kung talaga...
pinapaski. Oo, sa labas 'yan. May mga bulletin boards 'yan up sa labas ng LCR, meron 'yan sila, pero sa sobrang patong-patong na niyan, hindi mo na makikita eh. Hindi mo na nga mapapansin saan nakalagay eh. So pag mayroong nakakaalam, sasadyain nila 'yun lang. Doon lang talaga. And then yung 10 days, ma'am. Calendar days, so included calendar days 'yun. Yes. Okay. Calendar days, magsistart yan sa January 3 and then yun for the 10th day. And then on the 11th day, depending on the ano yan, LGU eh. Pag 10th day, pwede nang kunin. Yung iba naman, palipasin mo yung 10th day. On the 11th day pa yung release. Mm-mm-mm. Okay. Okay, so bakit ko nilagay itong Mars and Venus? So mostly of nagpapakasal or kinasal na, nagkakaproblema sila sa differences, no, ng kanilang partner. So may kinalaman talaga ito sa mga pwedeng magiging cause ng hindi pagkakaunawaan. So understanding the differences. So under science, no, studies on science, especially sa psychology, 80% of this na nakalagay dito sa feminine ay meron kang taglay noon, yung babae. The wife, kan, ikaw. So 80%. Bakit 80% at hindi siya 100? Kasi yung 20% dyan ay contributing factors lang. Contributing factors like environment mo, ano yung trabaho mo, sino nagpalaki sa'yo, who raised you, if your parent raised you, or baka si grandmother mo yung nag-raise sa'yo. So pag pinalaki ka sa environment wherein puro lalaki nando doon, yung father mo, brother, tito. So, makukuha mo din yung mga qualities or yung ABC. ABC, attitude, behavior, character ng pagiging lalaki. Kaya minsan magtataka ka, bakit mas ano ako? Bakit mas dominant ako doon sa husband ko? So, that's a probable contributing factor to that. So, sa mga husbands naman, 80% of this fact, 80% of this, may, you know, may be contributed din sa pwede rin naman na because of the environment din, no? 20% and 80% natural lang sa mga lalaki. So who are more gentler? Sino mas gentle sa inyong dalawa? Can or si Lloyd? Can? Siya. Ah, ayun. Ayun na yung factor doon. So, sino yung talkative sa inyong dalawa? Iba ba yung talkative sa maingay? Maingay ay skandal. Iba na siguro yun, no? So, kung talkative na yung bang marami siyang laging kinikwento, every time masyado siyang vocal sa feelings niya, anything na nararamdaman niya, sinasabi niya. So, that's being talkative, no? You talk and talk and talk. Minsan, tulog na yung partner mo, tulog na, nagsasalita ka pa rin. Yun. Okay, now. So, this activity would help you to know your partner very well. So, tingnan nga natin kung kilalang kilala nyo ng partner nyo. Sabihin nyo lang yung name. Ano bang tawagan ninyong pareho? Can and Lloyd. Babe? Love. Parehong love. Sumasagot. Yan, pati ko sumasagot. Ano, natutulala siya. Nakikita ka niya kasi sa screen, natutulala siya doon. Sabi, nangyayari ba ito? Okay. Lloyd, so sabihin mo kung si Can yon or ikaw. Okay? So, pag ikaw, sabihin mo, it's me, Lloyd, no? Pag si Can. Si Can naman, sasabihin niya, it's me or si Lloyd. Okay? Number one, that's the question. Who? Ako? O, okay. Lloyd, tama ba? Si Can? Si Can. Ayan. Okay. Nagdadalawa isip pa. Oh, it's direct and straightforward. Can. Alam ko na yung personality ni Can. Okay, who is more organized? Si Lloyd. Oh.
organize, pwedeng organize sa scheduling, organize sa household. Iba yung organize sa household, iba din yung organize. Siguro sa bahay. Sa bahay, who is more organized? Ako. Feeling ko siya. Wow. Sa damit. Siguro mayroon color coding. Sa time. Sino? Sikan. Okay. Who falls asleep first? Siya. Ba't ako? Hindi, siya. Kasi siya yung palaging pagod. Ayun. Ayun. So, pag yung energy kasi nagagamit sa daily, di ba? In the morning. So, pagdating talaga ng gabi, dahil sa pagod, makakatulog agad. Pero later on, I will be discussing more of this. Ano yung, bakit kailangan ng sleep ng babae? Mas more na kailangan natin mga babae yung sleep than men. No? So now, who is amorous? Yung showy, yung clinging. Lagi ba? Nagpapadala ng letter, nagpapadala ng messages. Same. Both. Okay. Wow. Ikaw din ba? Sige naman po. Sige. Okay. So, who cries a lot? Ako. Hindi ko pa siya nakita niya. Sigan. Oh, emotional, no? Okay, emotional. Who gets annoyed easily? Ako, feeling ko. Parehas. Pagpagod. Pagpagod. Okay. So now, dahil you know each other na, minsan may doubt pa na kung sino sa inyong dalawa. Okay, so the explanation there is this, no? Yung men, they uses more touch, no? To show their dominance, including the pats. Kaya mas mahilig sila maghipo-hipo, yun. Yung hugs, kaysa sa eye contact. Tayo mga babae, mahilig tayo dun sa expression, sa eye contact. Kaya malayo-malayo ka pa lang sa bahay nyo, makikita at alam mo na nagalit na si Khan. Diba? O kahit nag-video con kayo or nag-viber or nag-video kayo sa makikita mo agad yung expression, no? According to kung ano yung nararamdaman. Then, men are more of the goal-oriented. Eto, kakasal kayo. Yung nasa isip lang ni Lloyd ay magpapakasal kayo. Diba? Gusto nila magpakasal. Pero tayo mga babae, kan, diba? Nung sinabi sa'yo na magpapakasal kayo, yung dami mong iniisip. Ano yung saan ikakasal? No? Anong motif? Simple ba? Or dapat may mga guests? Saan tayo ikakasal? Anong mga kailangan? Anything, no? About pagpapakasal. Iniisip mo agad. Pati yung mga very simple or very small details. Doon tayo magaling eh. Yung mga detalye. Sa kanila, mas papakasala naman tayo. Ba't ang dami-dami natin kailangan? Right? Kan? Yes po. Oo, isipin pa natin yung color, di ba? May motif pa. May mga, ilang guests nyo ba sa kasal ninyo? 50 lang po. Okay, intimate. So intimate. So may mga souvenirs din yan. Pero wala pa. Okay. Sino nag-isip? Sino nag-isip siya. Siya. Oo. Pero yung mga ibang detalye, the colors. Parang both naman po. Okay. So good. So, men are more focused on the literal meaning of every word. Pag may sinabi yan sa'yo, yun talaga yung ibig sabihin nun. Pero tayong mga babae, iniisip natin na meron ba something sa sinabi mo? Example, sinabi niya lang na pakiayos nga ng book mo kasi lumilipad dito sa Makati or something. Pero for us, we think na bakit ang pangit-pangit ko na ba? Di ba? O yun lang sinabi sa'yo, ayos pa, kayayos lang nga muna ng hair mo, something. Pero most of the women would feel like something na bakit hindi mo na ba ako mahal? Di ba? Minsan pag hindi ka lang napapansin or minsan nakakalimutan niya lang sabihin yung mga words na gusto mo ma-expect sa kanya, then you would think like, mahal niya pa ba ako? May bago na ba siya? Pag nanaginip ka nga, di ba kan, sometimes you would
dream of, meron siyang ibang babae. Pag gising mo, galit na galit ka na sa kanya. Tama ba? Diba? O siguro ginagawa mo yun, o kaya ko napapanaginipan, o. Yun, so, it's because of that. Men do not exhibit much of the facial expression kasi tayo yung mga babae. Then, they are more of direct. According to science, sila talaga yung mas direct na magsalita kasi hindi na sila nagko-consider kung ano man yung mararamdaman ng other partner or the other people. Basta sasabihin nila kung anong gusto nilang sabihin. That's most of the men are, no? Pero may mga babae din na they are direct. Kung ano talaga gusto nilang sabihin, sabihin talaga nila. Pero mostly of the women naman, they are indirect kasi they consider kung ano ba yung magiging feelings ng partner nila pag sinabi nila yon. Or they are considered. Mga babae din na hindi rin nila masabi directly kung ano gusto nila. Kasi sa kanila, parang nalilito din sila, no? Hindi sila makapag-decide. May mga ganun tayong feeling minsan. It's because of other factors would affect our, because of our hormones, no? Imbalances na minsan mafe-feel na lang natin na ayaw na natin. Ayaw natin pumunta sa isang lugar. Napag-usapan nyo na na pupunta kayo dito and then out of the blue, out of something, sabihin mo na, ay, ayoko na. Tinatamad ako. Diba? Because you're feeling something na may dysmenorrhea ka pala pero hindi mo sinasabi directly dun sa partner mo na meron ka lang dysmenorrhea. No? Kaya nagkakaroon ka lang ng emotional attack because of that. Pero if you are direct, maganda nga dahil straightforward masyado si Khan, so nasasabi niya talaga kung ano nararamdaman niya, hindi niya na itatago pa or hindi niya na pinapaikot-ikot pa. Kasi most of the women would think na yung partner nila ay mind reader. Diba, Lloyd? Sometimes, hindi mo maintindi, ano bang gusto mo sa akin, ha? Hindi naman ako manghuhula, eh. Yun. So, it's good to know that Khan is direct and straightforward. Now, let's move on that, ito, yung men need to remember that women talk about problems just to get close to you, get your attention. Kasi meron na yung solution on their own, eh. Meron na yung naiisip. Pero gusto lang nila na someone like yung husband nila would listen to them. Pag may sinasabi sa'yo si Khan about her feelings, gusto niya talaga na may nakikinig sa kanya. Am I right, Khan? Yes. Mm-hmm. Pero yes, pag sinabi, example, sinabi mo, no? Pagod ka sa trabaho, napuyat ka, tapos sasabihin sa'yo ni Lloyd, pagod ka pala eh, di mag-resign ka na. Sometimes they would do that kasi they are the problem thinker. And sometimes they will give you permanent solution to temporary problem. Sometimes you would just feel like just want to be heard, di ba? Gusto mo lang napakinggan ka, pero for them, lagi nang inisip, ano matutulong ko? What if kung ganito na lang gawin mo, no? Sometimes permanent pa talaga 'yun. O kung pagod ka pala diyan, hindi, mag-resign ka na. Permanent 'yun. Ha? Huh? Parang lagi mo na naririnig sa iyo, lagi ka nagrereklamo, lagi kang pagod din sa trabaho mo, ito lumipat ka ng ibang trabaho, 'yun. 'Yun yung sometimes na maririnig natin sa kanila. Because of they are logical thinker, they are problem solver. Anything na i-share mo niyan sa kanya or sa kanila, mga lalaki, agad sa isip nila, anything about anong magagawa ko dito. Pag wala silang masabi or wala din silang ma-share, mapifeel nila na, is there something wrong with me? Is it my fault? Ganon. So, kaya pag nagkakaproblema na yung mga mag-aasawa, they would think na, hindi pa ba sapat yung ginagawa ko dito sa bahay natin? Am I not enough? Or, is it my fault? Ganon. Because of that, being a problem solver. Pag hindi nila nagagampanan yung pagiging problem solver nila, they would think that they are not worthy, no? Men are motivated when they feel needed. The more that na namomotivate sila, pag lagi natin sinasabi na tawagan nyo ang dalawa ay love, no? Tama ba ako? Ano ba yung love? Ayun. Yes. Love.
Can you come? Kasi ano, masakit yung puso ko. I want your hug. Pag ganon, gustong-gusto din nila yan. No? Kasi gusto nila yung we are in need of them. Tsaka tayo naman mga babae, we are motivated when we feel cherished. No? Pag nararamdaman natin na pinapahalagan tayo, lahat ng pagmamahal, lahat ng love, pinapakita, pinaparamdam, yun, gustong-gusto natin yun. Diba? Napapaisip ko ba, Lloyd? Oo, parang na-imagine niya. Oh, mayroon ba nagawa na something? Okay. Okay. Now, let's move on. So, for the husband and wife, ito yung big four causes of separation. So, mga andami na natin kasing mga cases of failed marriages and most of apat lang yung kinuha ko dito. This is according to Papa Angelo, no? Sa book niya na The Right Guide ng Pakikipaghiwalay. No? Doon ko kinuha yun. Ito daw yung una, financial problem. During the first 5 years of marriage, mayroon tayong expectation versus reality. So, nasabihin mo, bago kami nagpakasal, ito yung expectation ko. Itong malaking bahay, may mga bata, may mga anak kami, nagtatakbuhan, then we have picnic as family, nagpe-pray together kami, kumakain kami as one. Pero yun pala, pag nag-asawa na, ay walang budget, lagi kayong nagtatrabaho pareho kasi kailangan yung kumita. Dahil mayroon na kayong mga pressures agad. Nandiyan na yung lumalaki na yung mga bata, kailangan na ng pang-tuition, pang-gatas, diaper, di ba? Ang daming iisipin. So yung in-expect mo before, nagiging problema na siya ngayon. Kasi hindi mo nakikita yung visualization mo noon, bago pa lang kayo, yung mga ini-imagine mo noon, bago kayo magpakasal. Akala ninyo pwedeng fantasy or happy-happy lang yung pagpapakasal. Yun pala, pag nandun na kayo sa kasal, kasal na kayo, nagkakasakala na pala kayong dalawa. Diba? Kasal-kasalan, nanahantong sa sakalan. Because of this expectation. Lalo pa pag hindi ninyo siya napaghandaan, no? Hindi kayo nakapagplano. Mas maganda dito, the best tip for this one is pareho kayong nagpaplano, pareho ninyong pinag-iisipan ano yung magiging probabilities. Pag tayo ay nagkaanak na, dapat kumikita na tayo ng ganito. So it really doesn't matter kung sino yung mas malaking kumita sa inyong dalawa. What matters most now is paano nyo na-provide yung lahat ng pangangailangan ninyo at yung magiging pamilya ninyo, magiging anak. Kasi talaga yun yung magiging ano yung na ngayon eh. That should be our expectation. Doon din kayo papupunta eh. Sa pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng sarili ninyong bahay, ano yung mga kailangan natin paghandaan, tuition, saan yan mag-aaral, anything about parenting, pag-uusapan din ninyo yan. So, nagiging problema na mag-asawa kung saan paaaralin because of, yun nga, yung kakulangan or kulang pa tayo sa ipon. Kaya, dito muna natin pag-aralin. Sa probinsya yan. Huwag muna doon kasi masyadong mahal yung tuition fee. So, mga ganun na pwede nyo pag-usapan later on pag kayo ay mayroon ng anak. Kasi dapat before, no? Before kayo magkaroon ng anak, paghahandaan nyo na yan paunti-unti. So, like, I will just give you an example, no? Sa amin before nung nagkaanak kami. So, 1 year pa lang, nag-iipon na kami. Every month, nilalagay na namin ng ano ng bank account. Para pag dumating na dun sa preschool or daycare, meron na kaming huhugutin, no? Meron na kasi kaming na savings para doon sa educational plan na yun. Kaya kahit at the very first year pa lang, mas na may birth certificate na yan, pwede na kayong kumuha ng savers bank for them, no? Na nakapangalan sa kanila at sa kamagulang. Yan yung financial problem. And then, also, tip din ito, na hindi naman required na dapat joint account kayo. Much better to have na mayroon kayong sarili-sarili ninyong mga bank accounts. So then, pag nagka-problema yung isang banko na yun, mayroon kayong panghugutang iba. Kasi unlike with a joint account, magiging problema niyan pag pareho kayong signatories. So pag nagkaroon ng problema yung isang partner ninyo at biglang nag-goodbye sa earth, hindi yon mawi-withdraw ng surviving. Surviving
spouse, no? Kaya kailangan dyan, mas maganda na may pareho kayong access sa kanya-kanyang bangko. Dapat malaman yung kanya-kanyang access. Kasi if anything na mangyari, emergency situation wherein kailangan talaga, so kulang yung savings sa isang bangko, dapat may access sa bangko ng partner ninyo. So yun lang din yun. So mas maganda din yung magandang planning na sino magbaba, kung ano, kung pwede yung pagsamahin yung kinikita ninyo. Nasa pag-uusap naman ninyong dalawa yan eh. Whatever would work for you. Kasi iba-iba yung pwedeng mag-work, no? Kanya-kanyang couple yan eh. So may couple na gusto na pagsamahin yung kanilang kita, may couple naman na gusto kanya-kanya. Kita ko lang. Kita mo, kita ko rin. Ha? Kaya nga pag pera ni Mr., pera din ni Mrs. Pera ni Mrs., pera ni Mrs. lang. Lloyd. Sasahod ko mo, pamasahe lang sa akin. Okay na ako. Ano ba? Like, bigyan mo rin siya ng extra na meron din siya, no? Mas maganda kasi yung na-feel din nila, yung kanilang kita. Bigyan mo rin ng bonus. Tumaniwala dyan, ma'am. Oo. So, mas mag okay lang din naman na may kanya-kanya kayong savings. Mas pero mas maganda open, transparent kayo sa isa't isa. Pwede nyo rin pag-usapan, okay, sige, ako magbabayad sa ating bahay, mga bills, ikaw bahala sa grocery natin, sa pagkain natin every month yun. So if that will work for you, then it's okay, di ba? It's good. Much better talaga lagi na mayroon kayong open communication kasi yun yung susunod nating causes of separation, open communication. So pinag-uusapan lahat, plano, paano, ano yung mangyayari sa susunod natin, ano yung mga plans. So every year ginagawa namin tong mag-asawa, nagawa namin we go outside, no, wala sa bahay kasi maiingay yung mga bata. So we go elsewhere, like tahimik, kakain kami sa isang restaurant na kami lang, para makapag-spend time kami together on talking about our future. Ano yung plano natin for next year? Lalo na ngayon, di ba? New year lang, no? 2023. So, mas maganda pag pareho kapag-uusapan ninyo anong mga plano natin for this year. At sa plano na yan, dalawa kayo gagawa ng plano na yan. I-insert mo yung ganito. Ako gusto ko, mag-ano ako. Ito din, gusto ko. Ito gusto ko, gusto ko. So, once that you have that plan, may guide na kayo. So, kahit anuman yung tinatahak ninyo, anuman ginagawa ninyo, mayroon kang pareho, or hindi kayo pareho ng industry ng trabaho, as long as you have this one goal, you have this guide sa inyong dalawa, no? Para tuloy-tuloy, pareho lang kayo ng goal sa isa't isa. Sabihin nyo man na magkaiba, ikaw teacher ka, ikaw engineer, ikaw si ganito, ikaw ganyan. So, pero same pa rin yung goal ninyo, to have a strong and happy family, if that's your goal. Yeah. Mayroon akong participant just nung 30 lang. Yung goal nila is to conceive. Gusto lang nila magkaanak this year. So with that goal, sabi ko, sige, tutulungan ko kayo dyan. Ito yung mga gagawin ninyo. Ano ba, babae o lalaki? Ayun. So napag-usapan na nilang dalawa yon kahapon. Anong 30? Okay, so kayo, ganun din. So if you have that goal and then pag-usapan ninyo, ano yung mga steps? At sa goal na yan, saan na kayo? Saan na kayo banda sa goal na yan? Nag-start na ba kayo last year? Or nagsisimula pa lang kayo? Or nasa gitna na kayo? Okay. Now, number 3, no? Causes of separation, infidelity. Pag hindi na pagbibigyan, pag hindi na nagkakaroon ng time sa isa't isa. And question is, what is the best time for sex? Morning, afternoon, or evening? Question yan. Ano, Lloyd? Di ako makasagot, ma'am, kasi after marriage pa po ako. Ano. Yes! Ano, ano. Okay, sige. Si Kan na lang. Kan. Oy. Hindi pagod. Pag hindi pagod. Okay, that's the best answer. Tama ka dyan, Kan.
ang kaya natin 'to pinag-uusapan kasi a sex is a gift for marriage, no? Pag once nakasal na kayo, isa talaga ito sa ini-enjoy ninyong dalawa. Pero dapat alamin ninyo, ano ba kayo ba ay kailangan, gusto niyo na ba magkaanak or after 2 years pa? That's a question pala. Gusto niyo na magkaanak this year or other year pa? Other year pa siguro. Okay. Okay. Kasi kailangan niyo muna ng mag-build ng foundation ninyong dalawa as husband and wife. Yun na muna yung pagtibayin ninyo, yung kayong dalawa. Once that you have that already, that foundation, the strong foundation kasi would come from you eh. Kayo kasi magsistart ng foundation ninyo. So, kailangan pag nagsama na kayo sa isang bahay, so alamin ninyo isa't isa, adjustment period kasi yun sa inyo eh, bilang mag-asawa. So, doon mo palang malalaman, ang lakas niya pala humilik sa gabi, ganito pala yung amoy niya, yung something ganun, anything, no? Anything na malalaman ninyo doon pa lang sa first few years of living together as husband and wife. If naman sasagutin ko na rin ngayon, no? If you are planning to conceive next year or 2 years from now, yung the best time for that is between 5 o'clock in the morning up to 7:30 in the morning. 5 a.m. to 7:30 a.m. So, once na you're ready for that na, mag-alarm lang kayo ng 5 o'clock. Ah, you have 5 a.m., 6, 7, bago pumasok sa trabaho. Kasi yun yung time na hindi pa kayo pagod. And also, pag kayo ay nagkaroon ng continuously sound sleep, na walang distorbo, walang distraction, tuloy-tuloy lang. So, every 2-hour cycle of our sleep, nagkakaroon tayo ng mga good hormones. Yung hormones na nakakatulong sa production of sperm and also reproduction, yung fertility, at saka yung pagdadagdag ng inyong sex drive at energy sa umaga. So, pag yan, pagising sa umaga 5, between 5 to 7:30, 100% kompleto pa yung hormones mo. Pag yan ay nagawa ninyo ng saktong oras, no? Pag natulog kayo ng not later than 10 o'clock in the evening, that's the best time to sleep kasi. Pag natulog kayo ng 12 midnight, hindi nyo na makukuha yung hormones na pang 12 midnight kasi nga 2-hour cycle. During our deep sleep, that's the time, the only time our body heals, no? At the same time, nagproproduce ng mga hormones, the good hormones na pwede din makatulong sa pagproduce ng healthy sperms, healthy or fertile na sperm, no? At saka egg cell naman for the ladies, for the girls. Now, pag yan ay kompleto at that oras na yan, tamang-tama lang yan. And to tell you, no, yung basis ko dyan is may studies niyan talaga, yung Switzerland, UK, tsaka yung USA, na pinag-aralan talaga nila yan kung ano yung mas motility, ano mas fertile. Yung mga nagbigay ng samples in the morning between 5 to 7:30, 80 to 100% yung fertility ng binigay nilang samples. Pero yung nagbigay ng hapon, kalakalahati na. Kalahati na may wala ng ulo, wala ng tail, hindi na kompleto yung sperm. Kumbaga, nababawasan na rin. Namamatay na yung iba. Okay? So, that's it. That's how it is. And then, also, yung mga lalaki, yung sex sa kanila is more of the need. That's their need, not what they want. Tayo mga babae, sex is what we want. This is what we want. Okay, explain ko kung bakit ha. Sa mga lalaki, bakit need siya? Kasi they produce sperm every day. Yung kanilang testis, nagproproduce yan every day. At least 1.5 millions to billions of sperm every day. So pag every day nagproproduce, paano nila i-release yan? Nangyayari niyan ay nagkakaroon siya ng stock. Nasa stock up siya sa loob. Nagkakaroon ng build up.
So if you notice, pag matagal na siya bago siya ma-release, buo-buo na siya, at saka yung kulay niyan ay yellowish na. Ibig sabihin, stock up na siya or old stock na siya na lumabas lang. Kaya for them, para na magkaroon ulit ng bagong stock, ilalabas nila yan. So naturally, na ilalabas yan during their sweat dreams, so yung gabi, madaling araw, no, lumalabas. Or minsan sumasama yan sa ihi nila kaya nakikita nila yan na cloudy yung color or medyo may buo-buo pag umiihi sila. Kasi yung mga clog up, yung mga namumuo sa loob na hindi nakalabas. Kasi isa lang yung daanan ng ihi tsaka ng sperm, no? Pero hindi yan sila sabay na lumalabas. Mayroon yang proper timing. So once na hindi lang lumabas, na may mga na tutuyo pa doon sa loob, ilalabas yan through excretion or ihi. Okay. Now, for the female naman, why it is not, yun yung want natin, mga babae. Because every day, we can have at least 20 orgasms. Diba? Nakaka-experience tayo ng ganun kadaming orgasms. Sa kanila, apat lang eh, pagod na yan sila. Pero tayo, hanggang 20, kayang-kaya natin yan. Saya, kaya sasabayan nyo siya ng countdown. O, 1, 2, 3. Hanggang umabot ka. Pag hindi ka pa umabot ng 20, hindi pa ako nakaka-20, ano ka ba? So, meron din tayong timing. No? Sa mga babae, we have orgasms at least 30 seconds. 30 seconds to 1 minute na nagkakaroon tayo ng ganun. Kaya kung tuloy-tuloy yung inyong sexual activity, makaka-20 ka talaga. Pag matagal kayo talaga magkaroon ng ganun. So matitesting nyo yan during your honeymoon. Kung gaano kayo tatagal. Diba? Oo. Kaya huwag kang mag-alala. Bakit ako hindi nakaka-20? Baka sabi ni Miss Paula, 20. Yung 20, syempre yung 20, hindi tuloy-tuloy na agad-agad. Ano yun? Merong anong pahinga. Ngayon, tapos pahinga ulit. No, habang nagpapahinga, uminom ng maraming tubig, uminom ng wag alcohol ha. Hindi ko sinasuggest yung alcohol kasi nakakabawas siya ng experience or orgasm sa mga lalaki. Yung alcohol, nakaka-epekto din siya sa kanilang sperm, no? Yung production of sperm. Nagko-constrict yung ugat kung saan na lumalabas yung sperm nila. Nakaka-apekto kasi nakoko-constrict yun. Because of that. At saka yung cigarette smoking can also affect, no? Kasi nakoko-constrict din yan. So, namumuo-muo sila sa loob. Hindi nagiging yung fertility. Pag alcoholic, tsaka heavy smoker. Now, natural alkaline ang pinaka-the best if you want to conceive. Kasi a sperm is an alkaline. Yung sa ating mga babae naman, yung cervical wall natin is acidic. Acidic in nature talaga yan. Kailan lang nagiging alkaline yung atin, yung wall natin, is during ovulation period lang. Kaya pag the more na high yung alkaline ng sperm, mas nakaka-fight siya, mas nakakalaban siya, no? Mas stronger siya. Hindi siya agad namamatay sa loob. So now, the natural estrogen for the babae and natural alkaline din is natural buko water or buko juice, no? Natural, ibig sabihin fresh from the buko itself. Hindi yung commercialized nakalagay na sa bote kasi mayroon na yung mga sugar eh. At least dapat meron kayong buko juice. Kaya sabihan nyo na yung coordinator, kung may coordinator kayo or kayo mismo, kamag-anak nyo, sa honeymoon, magdala ng buko. Magdami ng buko. At least 2 liters of buko. 2 liters of buko for hydration. No? For hydration. Para tuloy-tuloy, no? Hindi kayo matutuyuan on your home, your honeymoon. It is a high content of estrogen. So, pag nagkaroon ka ng menstruation before your honeymoon period, madedelay lang siya ng konti because of the coconut. No? Because of the estrogen na dun sa coconut juice na yon. Pero pag you will use it before or pag tapos na ng menstruation, so hindi na siya nakaka-apekto sa period mo. Tuloy-tuloy lang siya. No? Estrogen at saka alkaline. Okay? So tatandaan niyo yan. Mag-umorder na kayo.
Di ba dami naman sa bukid nun yan? Ang dami niyan, di ba? Yes. Well, Bupo. Yan. Bupo ba? So, huwag kakalimutan, lalagay niyo yan sa list niyo ng honeymoon. Palaban yan. Lalaban talaga kayo niyan. No? Nakakataas din yung energy. Tsaka at the same time, immune system. It's just an immune system booster. Okay? At saka pag kailangan nyo din ng lubricant, natural lubricant, you can use coconut oil. do not use petroleum kasi yung petroleum, spermicide siya eh. Nakakamatay siya ng sperm at nakakatuyo siya. Basta pag wala na kayong ibang choice, natural lubricant, hindi coconut oil ha, sinabi ko lang yun. Pero pwede magamit. Natural, ayan, alam na ni Sir Lloyd yan. Natural lubricant. Okay? So now, baka katatanungin niyo ako, ma'am, ano yung best position pag gusto namin ng lalaki? Or gusto namin ng babae? Next na lang natin pag-usapan yan. Pag gusto niyo na. Baka mamaya, ma-pressure kayo, gagawin niyo. Kasi, wala ganito ng position para lalaki. At tsaka may proper timing. Yung paggawa ng babae tsaka lalaki, sabi nila, wala daw kinalaman sa position yun. Pero, for me, according to my research and studies, nakakatulong siya. Kasi yung sperm that carries female or male chromosomes ay tumatagal sa loob natin yan ng 3 to 5 days. No? Yung mas tumatagal sa loob, tatandaan nyo to lagi at madali talagang gawin, babae. Babae. Kasi mas tumatagal yung sperm that generates or yung may babaeng ano, no? Female chromosomes. So, ang babae tumatagal sa loob ng ating fallopian tube or sa ating cervix or uterus, no? Bago pa yan, magkaroon ng ovulation, nakaabang na yan. Mostly na tumatagal sa loob ay babae. Kaya, pag medyo gusto niya talaga ng babae or lalaki, pag lalaki, isang beses niyo lang gagawin yon on a proper timing. Very close to your ovulation period. Kaya dapat alamin mo kung kailan yung ovulation period mo. Doon yung gagawin yun. At saka mayroon pa kayong gagawin. Aside from that, na itatiming sa ovulation period, kailangan si-check mo pa yung inyong cervical mucus. Nakukuha to pag nag-squat position kayo during, before intercourse, get a sample. Squat position yan kan. Pag nakuha mo yan sa loob, gaganyan i-check mo yan. So pag lumampas siya ng 2 inches at saka yung kulay niya ay clear, transparent na parang egg yolk, egg white. Tapos 2 inches yan, very clear yung color niya, ibig sabihin you are ovulating that day. At saka i-check mo din yung iyong basal body temperature, kung medyo tumaas yung temperature mo pero wala ka namang fever, mainit-init ka, at least 0.4 yung tumaas sa normal mo na temperature, ibig sabihin you're ovulating. So that's the best time para kung gusto niyo talaga ng lalaki. That would fall between 14th to 17th day of your menstruation if you are regular. Regular na 28 days. Pero pag yung menstruation mo would fall 26 to 32 days, pwedeng long cycle ka or pwedeng short cycle ka. May computation naman dyan kung paano natin itatimingin yung ovulation period mo. Okay? So, let me know if you want to know more. Para matatandaan nyo, pwede nyo siya i-take down note para after 2 years, pwede nyo buksan yung note na yon, tatandaan nyo yung mga sinabi kong tip. Babae, lalaki. Pag babae, pwede nyo siyang gawing araw-araw. Babae. Pero pag lalaki, isang beses lang sa ovulation period or within that closer to the ovulation period, yung talagang target nyo ilalaki. Sa ovulation period na yan, would only happen only one day. So, 24 hours lang yung fertilization. At the same time, one day lang pala yung ovulation. Kaya, sa time na yan, dapat talagang umaga, hapon, gabi. Basta in just one day, lalaki yun. Position? Missionary. Isasagad mo talaga, papasok mo na dun sa loob. Yun yung lalaki. Kasi pag babae, sasagari, yung babae, hindi siya sagad. Pahapyaw lang. Kasi, because of their DNA,
nakaka-travel sila ng matagalan. Nakakatagal sila sa loob. Pero pag lalaki, mabilis silang mamatay sa loob. Kaya pag babae, pahapyaw, pwedeng woman on top niyan kasi kahit may gravity, kaya talaga nila lumangoy ng paloob. Kaya kung titingnan ninyo, mas malaki yung population ng mga babae. Kasi mas madaling gawin yung babae kaysa sa lalaki. Okay? So, any questions? Wala. Ma'am, pwede pa pakopya ng ano mo lang slides. Ayun. Pwede ko naman isend sa inyo yung slides ng family planning about the Shettles method. That sinasabi ko sa inyo ngayon, that's a Shettles method. Shettles. Shettles method. Masi-search nyo naman yun sa internet. And also have ovulation tracker. Nabibili naman yung ovulation tracker sa Mercury Drugs or any drugstore. Okay? So, alam nyo na. Okay, now, for the domestic violence naman, isa sa mga naging problema talaga to sa Big Four, pag may violence na, physical injury, damages, kahit emotional, can be a domestic violence. Hindi dahil sinaktan mo na physically or dahil sinabihan mo lang na masasama or hindi okay sa kanya, still can be considered as domestic violence kasi that's emotional damage para sa mga kababaihan. Kaya pati ngayong ghosting, 'di ba? Nagawa na rin siyang law ngayon. Okay? Any questions? Wala naman. Okay. Now let's move on. So when both men and women or the husband and wife learn to approve and validate each other, they don't have to argue. They can discuss and negotiate differences. Okay, now, dahil kasama dun sa Big Four yung communication, we'll more discuss more of the communication. The communication requires both the speaking and understanding. Understanding needs listening. You cannot can understand if hindi mo naman siya pinapakinggan talaga. And at the same time, when communicating with your partner, it is more important na yung gesture mo ay naayon dun sa gusto mong sabihin. Gesture, eye contact, the posture, and the tone of voice. Kasi pag sinabi mong I love you, tapos galit ka, I love you. Oh, wala yun, di ba? Dapat pag sinabi mong I love you, eye to eye contact, with feeling, and then tama yung tone of voice. Tanong ko, Sir Lloyd, paano ka ba nag-propose kay Khan? Ano lang eh. Paano ba to? Long story. Ah, long story. Long story. Basta niyaya mo lang siya. O, sige, o, Khan, dali na. Basta ano siya, kami lang dalawa yun. Sinurprise ko lang siya. Tapos hindi ganun kagarbo. Ayun. Ayun. So, naayon naman dito sa sinabi ko, nakalagay dito. So, 55% of that is from your gesture, eye contact. Di ba? Pinakita mo yung facial, yung ano, facial expression, yung gesture mo, nagbigay ka ng ganito or whatsoever, di ba? So, importante talaga yung action, yung gesture, yung eye contact, than the word. Kahit nga, malayo yan si Khan, dito kayong dalawa, mayroon lang kayong signal, sign, kahit eye to eye, naiintindihan nyo na eh. Without words, di ba? Tama ba, Lloyd? Oo, nakikita ko ngayon, kahit dito, ang layo, kahit wala pa akong, hindi ko pa nalalaman yung word, pero kinikilig si Lloyd. Naalala niya kung paano siya nag-propose. And then, of course, Khan naman, nakikita ko naman yung happiness sa kanyang mata. Tapos kikita mo yung dito, di ba? That's gesture. Okay. Now, the three essentials of improving communication. Number one rule is no interruption. Just listen to your partner. Pag may sinasabi yan, di mo alam kasi baka ngayon lang nakapagsabi yan kung ano gusto niya talaga sabihin. Ngayon lang siya nakapag-open. Kaya better to be attentive, listen. Don't interrupt.
Rule number two is no you statements. Pag nag-aaway kayo, huwag niyo nang babanggitin yung sinasabing, yung ikaw kasi may mali ka, may ikaw, ikaw, ikaw. It should be dapat. Kung mayroon mang compromise na mangyayari, it should be we, natin. Ito sa, siguro babe, siguro love, itong gawin natin. Siguro, mas makakabuti siguro gawin natin to love. Yun, natin, or basta, we. Lagi yung involve yung isa't isa. It because it can kun ano as you are a teamwork na kayo eh. Husband and wife na kayo eh. It's not I and I na or you and you na lang. And of course, pag nag-aaway na, huwag niyong gagamitin yung word na always. Pag galit kayo sa isa't isa. Example, you're always late. You're always like that. Oh, hindi na dapat ganun. Tsaka yung mga never statement. Example, you never care. Kasi mga words na yan, napaka-deep, no? Ang epekto kasi talaga ng words ay napakalalim. Mas magagamot mo pa nga daw yung sugat eh, na galing sa physical. Pero pag yung word na talaga yung nabanggit, na sabi niya, no, never care, you're always nalalalalan that. Mas very deep yung pain, very deep yung mararamdaman ng tao na sasabihan niyo. So better na tanggalin nyo to sa tuwing kayo may karon ng arguments. Instead, use the word we. We or tayo. Tayo kasi naman talaga yung or pwede mo sabihin, okay, I admit this I made a mistake or something like that. Basta wag yung you kasi insulting yun sa partner mo. Yung pinopoint mo siya as you. Ikaw kasi, ikaw. Now, speaking different languages. Mayroon akong kaso sa korte na babae, syempre lalaki, mag-asawa. Sabi ko, bakit kayo nag-aaway? Yung sabi ng husband. Eh, di kasi kami magkaintindihan eh. Magkaiba kasi yung language namin eh. Ha? Anong language nyo? Tinanong ko, anong language nyo? Tagalog. Pero hindi kami magkaintindihan eh. Iba language ko. Hindi kami magkaintindihan. And then, bakit? Anong sinasabi ni wife? Siya kasi puro, ano eh, pag sinasabihan ko, puro siya lang, may feelings niya, nasaktan na siya, never niya naman ino-open yung sarili niya for compromise, yung makipag-usap sa akin. Kasi, gusto ko lagi yung for the solution. Lagi ko sinasabi sa kanya, ba, what if kung gawin natin to? Pero siya, puro feelings. Okay, ganito pala kasi yun. Mga babae talaga, pag sila talaga nasaktan, masasabi talaga nila mga masasakit na bagay. Out of the feelings. Because of their feelings. Not necessarily, dahil yun yung gusto nilang sabihin. It's just because of, ngayon, ito yung nararamdaman ko. Kaya, they just want your attention. And they just want you to listen and to know the content of that. May content pala yun eh. Yung sinasabi nila. So, malalaman mo kung anong problema ng wife mo, kung aalamin mo, papakinggan mo talaga yung content ng sinasabi niya. And you have to filter the bad words. Kasi, nasasama lang yun kasi because of the feelings. Pero kung tatanggalin mo yung feelings na yun, tinatanggal mo yung mga word na yun na nasasabi niya, dahil example, sabihin, kasi pinabayaan mo kami, wala kang blank, wala kang okay, ganon. Ibig sabihin nun pala, kailangan niya lang yung time mo. Kailangan niya lang yung presence mo. Yun. Okay? Okay, so now, iba-iba kasi talaga yung perception. Iba din yung the way na style, communication style ng mga babae sa lalaki. Yung mga babae, they talk more of about their feelings. Based on their feelings. Yung mga lalaki naman, they talk more of about what they're thinking. Ano naiisip nila? And it's more of the logical thinking. It's more of that. Hindi sila yung madrama. Ayaw nila ng drama. Yeah? Diba? So, nasa work ba si Ella? Si Lloyd. Okay. So, sasabihin, that's not true. We went out last week. Oh, diba? Pag sinabi mo, hindi na tayo umalis. Never na tayo. Yun, mga babae, never. Kaya wag na natin gagamitin yung never. Kung ano lang yung nangyari on that day, o kung ano lang yung problema, yun lang yung pag-uusapan nila. Okay? So, next.
Oh, yan. Ano pa? I want to forget everything. Tapos sasabihin ni husband, if you don't like your job, then quit. Yun, di ba? Permanent talaga sila nagsalita, no? Kung ano yung sa tingin nila na makakapagpaayos. Okay? Now, let's move on. Paano naman yung lalaki? Paano naman sila? Okay, pag sinabi nilang okay, they are really okay. Pero tayo, hindi tayo kontento doon, 'di ba? Kan? Are you sure? Ba? Ay, nawala si Kan. Hello. Ay, nawala si Lloyd. Okay. Okay, so ito sample naman to ng kay Kan. I'm fine, pero sa totoo, they are just fine. But tayo, hindi tayo conforme pag sinabi nilang fine. Okay, so hintayin natin muna si Lloyd. I'll just have to sip some water, ah. So, while waiting for Khan. Ah, for ano pala, for Lloyd. Kanin pa lang. Okay. Sure. Sorry, nawala. Okay. So, okay na po ba kayo? Okay na po. Okay. Ayun. Okay, now? Okay na po. Okay. So, Kan, I want you to know that yung mga lalaki, yung husbands natin, they are what we call the caveman. Caveman, ibig sabihin nun, pag meron silang problema, sometimes they would just leave it on their own. Parang gusto lang nila muna na isolve yung problem nila on their own, alone. Na hindi muna nila ito isinishare sa kanilang wife or partner kasi they are the problem solver nga. They want their own, no? On their own, na masosolve nila muna yung problema bago nila i-involve yung kanilang partner. Pag hindi na talaga nila kaya. Kaya pag may mga time na tahimik sila because they are thinking of, hindi man problema yan, but they are thinking more of the possibilities, ideas, their perspective, future, no? Mga plans. Kaya may mga time talaga na tahimik sila. And sa mga time na yan, they are thinking more of plans, mga perspective, ideas, anything. So may mga wife na nagko-complain, nagsasabi sa akin na bakit ganun yung husband ko, hindi nagsasalita. Pag tinatanong ko may problema, sasabihin okay lang. Pero kitang-kita naman na may problema. And then sabi ko, hayaan mo muna. Bigyan mo ng time na makapag-isip yung husband mo while nagkakaroon siya ng ganun na he's having the reflection wherein tahimik lang muna yan, nag-iisip, and then just be there, no? Kung ano mga ginagawa mo to take care of him, kung ano yung niluluto mo na favorito niya, sige lang. Basta gawin mo lang yung duty mo as a wife. Huwag ka mag-iisip ng kahit ano pang negativity. Kasi ganun yung mga lalaki. They have this time na they really wanted that time, reflection, wherein that would be an interrupted moment of their self, na they're of themselves alone. Na pwedeng magmumuni-muni sila, pupunta sa kahit anong-ano. But for us kasi, babae, mayroon din tayong ganun. That's what we call me time. Me time sa'yo na nagpapaganda. Iba tayo eh, no? Nagpapaganda, nagpaparelax, nagpapareband habang nag-iisip. Sila, pag gusto nila mag-isip, nag-iisip lang talaga sila. And sometimes, yung iba, nagsha-shower, nagja-jogging, or nagkakape mag-isa sa terrace, nanonood ng kung ano-ano, tapos ganun. They want that
thing happened every day na out of, no, or labas na sa mga stressful, no, stressful kung saan man stress sa kanila, stress sa trabaho. So they go out for a while and then babalik yan ulit. Few moments lang naman yan eh. Am I right, Sir Lloyd? Yes, ma'am. Galing mo, ma'am. That's their only way, no, para makapag-isip sila. Ang yung iba diyan pag masyadong nagger si wife, tumatagal yan, tumatagal yung oras nila for reflection. Maabot ng 3 oras, 4 oras, hindi mo na uuwi. Papahangin, buti na, buti na banggit mo yan. Grabe ka. Hindi kasi totoo, yun yung pagka yung mataas yung emotion. Yeah. Kuminsan kasi, umaalis talaga ako. Tapos yes, gusto niya, may rule siya na parang gusto niya, pag-usapan natin to para maayos. Which is ayoko nga kasi baka kung ano masabi mo, mataas yung emotion mo. Mm-mm. Baka sakit ka. Tapos siya, yes, galit. Ba tayo daw kausapin? Yeah. Mga babae, ganun talaga. Naisip nila, ay, mayroon talagang ano eh, parang hindi talaga pwede na hindi natin maayos eh. Iba kasi yung kanilang strategy, paano nila ayusin yung problema. If there's, have something wrong with na iniisip sila, hindi man na lahat to problema eh. Mayroon na minsan iniisip nila bagong strategy, o New Year na ngayon, ano mga bagong plans ko. They want that silent moment. Really. Importante sa mga lalaki yan. Silent moment, uninterrupted moment na nakakapag-isip talaga sila kung ano mga gusto nilang plano. Kaya pag nakikita mo yung tahimik, kayaan mo lang. That's their thing eh. That's their thing talaga. Na? Na if you keep on bothering them, mas lalo silang aalis at tatagal sa isang lugar. We have that marital crisis ha. Meron kaming ganyan nangyari. Si wife kasi, pinakikialaman niya lahat ng decision making ni husband. Lalo pa dun sa anak ng husband niya sa unang asawa. So, si wife, masyadong siyang aligaga, masyado siyang ano, gusto niyang mamadali sa lahat ng bagay. Habang si husband naman, nag-iisip pa kung anong gagawin niya dun sa custody ng kanyang anak. So, si wife, kasi masyado siyang nakikialam na, pinakialaman niya. So, binusisi niya lahat. And then, one time, hindi na nakikipag-usap sa kanya si husband. Tahimik. At dahil tahimik, bunga nga siya ng bunga nga. Nagnanag na siya. Ba't ka ganon? Ba't ganyan? Ganyan? Hindi ka nag-iisip. Ano yan? Anak mo doon sa kabila. Ba't hindi mo? Ganon. So, it happened na parang hindi na nakikipag-usap yung husband niya at umalis at pumunta ng Baguio. Nagpalamig ng ilang araw. So, yun, tumawag sa amin. Ano daw gagawin niya? Sabi ko, kasi nawala ng oras yung husband mo na para makapag-isip. Nawalan din siya ng respeto dahil inunahan mo siya ng decision making niya. Na supposedly, yung decision making na yun, ay siya gagawa nun. Kasi anak niya naman yun eh. No? Anak niya yun. Custody yung pinag-uusapan dun eh. So, ibig sabihin, yung boundary na dapat ay hindi mo na muna ginalaw yung boundary na yun, ay lumampas ka, sabi ko dun sa wife. Hayaan mo, hintayin mo siya kung kailan siya darating. At pag dumating siya from Baguio, paghanda mo lahat ng gusto niya, paborito niyang pagkain, paghandaan mo siya, everything. And then, huwag ka muna magsalita. Just to keep quiet. Just be silent. And then, maya-maya niyan, hintayin mo. Magsasalita din yan. Give that time na sabihin niya sa'yo kung anong gusto niyang sabihin. Kasi most of the time, ikaw nagsasalita eh. Hindi mo siya pinagbigyan ng time na makapagsalita siya, makapagbigay siya ng kanyang opinion dun sa ginagawa mong custody. No? So, yun. So, yung naging advice ko sa kanya. So, hindi lang yan. Isang beses, meron pa kaming couple na ganun din yung problema nila. So, nung pandemic, nawalan sila ng trabaho pareho. Then, si wife yung gumawa ng lahat. Meron siyang bagong business na ginawa. Inunahan niya ulit si husband. Never niyang tinanong yung husband niya dun sa plano na yun. Basta, ginawa niya na lang. No? Then, yun, isang araw ulit, hindi na nakikipag-usap sa kanya yung husband niya.
tahimik, and then never nakikipag-usap. And then sabi ko sa kanya, sabi ko, hayaan mo lang muna. No? Nag-iisip pa yan si husband. And then yon after 3 days, umuwi si husband. Nung umuwi si husband, sabi ko, huwag ka muna tatalak-talak ha, huwag ka muna magsasalita, please. Ginanyan ko siya. Ayun, totoo, hindi siya nag-imik. Basta pagdating ni husband, prepare niya na yung pagkain, tapos nilutuan niya ng paboritong ulam, and then inasikaso niya, and then inupuan niya lang, tinabihan niya sa pagkain. And then later on, ayun, nag-voice out na si husband. Sinabi niya na yung mga problema. Yun pala yung problema niya, na masyadong bumaba yung kanyang self-esteem dahil pinangunahan na siya ni wife sa mga plano na hindi siya sinama sa plano na yun. Ayun. So, nawala yung respeto. At the same time, hindi siya pinagbigyan ng chance para makapagsalita at para makapag-isip ng mabuti para dun sa ginawa na yan, step na yun. So, because pag-aasawa ay teamwork na kasi yan eh. So, once na nabali yung ganun, yung pagiging, yung teamwork, parang, parang mag-isa na lang yata ako kasi parang iniwan mo na ako sa ere. Yun. So, now, happy to know na okay na rin sila. Nag-anniversary sila ulit. Nag-wedding anniversary sila. After 5 years. No? After 5 years, nag-wedding anniversary ulit sila. Kasi nag-reunite yung kanilang love sa isa't isa at mas lalo pa daw nag-deep yung kanilang love sa isa't isa. And they were really thankful na sa akin nakipag-usap si wife. Kasi para neutral daw yung dating ng pakikipag-usap. Hindi siya bias, no? Kaya iba kasi sabihin, eh, babae ka kasi kaya kinakampihan ng bias. So, dapat neutral. So, ganun din. Oh, anything? Merong comment? Kasi tayo mga babae, mararamdaman talaga natin yung urge, no? Yung for us na, ay hindi, dapat nagmumove tayo, dapat ganito. Kasi ganun tayo eh, mga babae. Gusto natin yung sasaba ka na agad sa gera. Yung mga lalaki, one step at a time yan sila. Meron silang time management wherein pinag-iisipan nila yung bawat hakbang na gagawin nila. For us naman mga babae, may tendency tayo na pag gusto natin, agad-agad gusto natin sugurin agad yun. No? But for them, gusto nila, saglit lang. Unti-unti lang muna. Dahan-dahanin muna natin. Kaya tayo nagmamadali, sila naman, minsan pa-relax-relax, yung pala ay nag-iisip lang yan sila. Akala mo, ay, parang relax to, parang walang problema. Pero they are the caveman eh. They tend to just think of that problem alone, no? Kung mayroon man sila pinag-iisipan, sa sarili lang muna nila yan. Never muna nila sinishare. Hanggat kaya nila, kakayanin nila yan muna. Pag hindi na nila kaya, saka lang nila, yeah, saka lang sila mag-a-ask ng help sa kanilang partner. And nasusubok yung kanilang pagiging superhero the moment na nalalampasan nila yung problema na yun. And of course, the support of the wife na never silang kine-question, never silang pine-pressure. Yung basta, nandiyan ka lang sa tabi nila. It's enough na for them eh. Na nakikita na, oh, my wife is just there. Nandiyan si yung wife ko, inaasikaso ako. Sa mga time na ganito ako, nandiyan lang siya nakikinig sa akin. Anything, mga ganun na they would realize that. Once na they're okay na, mag-share na yan. Nasasabihin na yan sa'yo lahat ng pinagdadaanan niya, sinasabi niya sa'yo. Okay? Tan? Okay ba? Kaya, bawasan natin yung pagiging overthinking natin. Kaya mga babae, ganun eh. Kasi napapaisip tayo, ba't siya kaya ganun, no? Kasi kulang na lang, i-GPS mo siya eh, no? No? Sir Lloyd? Naka-GPS ka na ba? Baka naka-tracker ka na. Hindi mo lang alam. Okay. Oh, now. Ano na ba tayo? Ayun. So, yun lang din naman yun. It's all right, no? Pero tayo ay madalas talaga, iniisip talaga natin, what's wrong, no? What's wrong? Pero nakakatulong pag sa mga moment na yan, ay basta nandiyan lang tayo sa tabi. Huwag lang tayo masyadong magpa-pressure, no? Or i-pressure sila. And then, also, dumadating tayo sa midlife crisis eh.
Yeah, nagkakaroon talaga tayo ng gano'n na sila, mga lalaki, nag-iisip sila na ano na ba yung na-achieve ko. And then, may mga time na parang namroblema na sila, nag-iisip sila, mababa yung kanilang self-esteem. Ano na ba na-achieve ko? Oh, 50 years old na ako. Ano na ba? Sa atin kasi, that's the menopausal stage. Sa atin, 50 years old. No? Pero sa kanila, nagkakaroon sila ng midlife crisis between 40 to 50 years old or 40 to 45. Mga within that period na talagang nagpapaisip sila. Malubha yung pag-iisip talaga dyan. Minsan na, nahantong pa nga sa depression yan eh. Sometimes you would, hindi mo alam bakit nagkakaganon yung husband ko. And hindi lang, marami nakaka-experience yan. Kahit yung basta ibang couple na na-handle ko rin sa counseling tsaka therapy. Kaya, pag nangyari yun, intindihin mo lang. At just be there, support. Okay, nandun na tayo. Papunta na tayo sa ganun. Okay, so conflict resolution in marriage. Number one, focus on the issue at hand. Yung matagal na, avoid bringing up the past, tagal na yun. Once settled, settled na yun. Tapos na yun, finish. No? Dismiss na. Hindi na dapat binabalik at hindi na dapat pinapaulit-ulit. So, pag hindi pa siya na-solve, better isolve nyo yun as long as you can. As much as you can, no? Kailangan i-solve nyo na kung ano man yung problema nyo na on the past. Kasi, pag hindi na-solve yan, lagi yan magbabalik yan. Lalo pa yung mga triggers na pro-provoke, mumabalik yung past dahil hindi siya na-resolve. Pero pag resolve na, problema na yun, tapos na, napag-usapan na yun, then finish. So ngayon, the question is, bakit mo binabalik? Ibig sabihin, baka mayroon pang hindi na-settle doon. Baka mayroon pang hindi na ayos. At baka nabalik lang yan agad. Nabalik lang yung mga dati nangyari mo. So better talaga pag we have an issue, you have to find a really good time, no? Kung kailan yung pag-uusapan. Kasi it's not always good time to talk. Lalo pa pag problema yung pag-uusapan ninyo, mas maganda na hanapin nyo ng magandang timing. Timing yan. Pag hindi ready si husband, most of the husbands ganito. Pag mayroon kang gustong problema, hindi yan agad sila ready, no, na sumagot dun sa solution na yun. Kasi gusto nila pag-isipan mabuti. So if we have in mind na kailangan talaga pag-isipan ng mabuti, better na kausapin mo si husband na, love, after ba ng work mo, pwede ba tayo mag-usap about sa plano natin, sa ganito, sa pagmamigrate. Example, ganun na. Sa pagmamigrate. Para makondisyon yung mind niya, pagkatapos ng trabaho, alam niya na may pag-uusapan kayo tungkol doon. At least ready siya. Kasi kung hindi pa siya ready, tapos bigla mo siyang tinanong and then wala siyang masagot, matidisappoint ka. Sasabihin mo, ano ba yan? Wala ka mo lang masabi? Wala ka bang pakialam? Oh, ang dami mo lang nasasabing hindi maganda. Kaya the better way to do that is i-condition na yung mind. Na kung hindi man siya available today for that, kasi pwedeng magsesearch pa siya, baka magre-read pa siya about that. So better na mag-schedule kayo. Example, weekend. Ganito, a love. Sa weekend ba, pwede ba tayo mag-usap tungkol dun sa gusto ko kasi ano na pag-isipan natin mabuti kung nakakatulong ba sa atin yung mag-migrate after 2 years. Mga ganon. Mga ganong idea. And then pag sabi niya, sige, next week, sige, pag-usapan natin. Para at least, makondisyon yung mind niya. Makapagtanong-tanong siya sa mga kaibigan o makapag-research siya. Ready siyang magsagot sa'yo. Hindi ka madi-disappoint na wala siyang masasagot. Okay? Now, you have to seek out compromise anything naman ay napapakiusapan. Anything you can negotiate. Kasi there will always be conflict. There will always be differences. So, what's the best thing there is you learn to compromise. You learn to negotiate. Then, listen without interrupting. Pag nagsasalita na siya, hayaan mo, pakinggan mo muna. Diba? Hindi yung sinabi niya lang tungkol sa stock exchange. Bigla ka lang sabi, ano yan, stock exchange na, ayoko niya na, mawawalang pera natin dyan, no? Hayaan mo muna siya magsalita tungkol dun. And then pagtapos na siya magsalita, saka mo sasabihin yung mga ideas mo, okay, I have heard about that, I read about that, ganito daw yun eh. So, nababalance nyo, yung hindi mo agad siya i-judge na, ay, pangit yan, ayoko dyan. So,
you have the chance na sabihin mo kung ano mang alam mo tungkol dyan sa topic na yan. Okay, now, consider your partner's perspective yan. Pag may sinasabi si Lloyd tungkol sa mga perspective niya, ideas niya, learn to consider it first before complaining and disagreeing to it. Kasi ayaw na ayaw nila yung nagdi-disagree tayo agad. Mas maganda yung pag-isipan muna pag if pwede pag-aralan, di ba? Sige, pag-aralan natin yan para mas lalo nating magkaroon tayo ng knowledge about that. Okay, so practice empathy when criticized instead of getting defensive. So, alamin mo muna, know your partner's, wear your partner's shoes. Basta alamin mo muna kung anong pakiramdam niya, anong nasa sitwasyon niya. Kung ikaw siya, anong mararamdaman mo. Okay? So, mga needs na tayo. For the husband, I have here the mnemonics of M-A-N or man. M here stands for marital intimacy or sex. Yun sinabi ko kanina kasi they have this araw-araw, daily, nagkakaroon sila ng production of sperm. So, every day. Hindi naman yan talaga dapat araw-araw i-release. According to sa mga nababasa ko, at least once a week. At least twice or once a week meron. Every 3 days na. At least nagkakaroon siya ulit. Nabre-replenish. Napapalitan yung mga old stock. Okay? Malalaman mo yan, Kan, pag yung color niyan ay yellowish. Tapos buo-buo. Ayun. Old stock. Pero pag fresh na fresh, very wet. Wow, fresh na fresh. Amoy siya ng coconut juice. Hindi siya amoy. Amoy siya coconut juice. Ah, oh, okay. Fresh yun. Fresh. Okay. A is the authority of or respect. As much as we want to, as much as they want to, for them, the more that you feel, that the more that you show respect, the more that they feel loved. Mas nararamdaman nila yung love pag the more na nare-respect sila. Then, never-ending support to his for his healthy recreation. Ito yung jogging. Nandito rin yung reflection. Yun, jogging. Manunood sila ng sports or anything about... Basta hindi nakakasama sa kalusugan. Diba? Lloyd? Basta diba? Basta hindi nakakasama sa health. Okay, so ito naman ay pwede niyong pag-usapan dalawa. Ano-ano yung mga ito? Then for the wife naman, ito dapat mo tong alalahanin or dapat mo tong maalala lagi, Lloyd, kasi madami to. Mnemonics nito ay woman. Yan. 5. So willful or intentional affection. Willful or intentional affection. Ibig sabihin nito, dapat ay nagka-effort ka talaga na ibigay yung affection na to, yung brushing up against, hugging, kissing, yun, this affection. And then O, for openness and transparency. Yung sinabi ko kanina, dapat very open kayo sa PIN, password, or PIN ng mga emails ninyo. In case of emergency, at least, diba, you have an access. Then also, because we women, we are detail-oriented. Kulang na lang yan, Lloyd, sabihin mo kay Kan yung minutes of meeting ninyo. Sino kasama mo sa meeting, saan kayo nag-meeting, anong oras natapos, anong oras ka uuwi, eksakto. No? Kung alam mong traffic yung uuwian mo, calculate mo na kung gaano katagal yung traffic para yung... Nasabi mo sa kanyang 6 o'clock na doon ka na sa bahay. Diba? So, always have yung period na adjust for the traffic. No? Traffic. Para alam mo exactly na darating ka. Kasi expect ka niya ng 6 o'clock. Pag dumating ka na 6:01, nakataas na yung kilay ni Kan. Nakakunot na yung mga noon yan. Kaganoon. Tiger look na yan. Malayo ka pa lang sa door ng bahay nyo, nako, ano na yan. Pataas ng kilay. Diba? Diba, Kan?
Kaya, be very transparent. Kung ano talaga exactly, oras na uwi mo, yun yung sasabihin mo. Di ba, Kan? Kasi maghihintay ka, di ba? Ang hirap kayo maghintay, no? Maghintay ka ng 2 hours. Ang dami mo na magagawa nun. Diba? Napaghahandaan kasi yung pag-uwi, kaya kailangan eksakto kung ano oras ka uwi, yun yung sasabihin mong uwi mo. No? Di ba, Kan? True. Yun. So, messages of affirmation, as much as we want to know, to hear from it, gusto din talaga namin aside from the action. Kasi for us, hindi sapat sa atin yung action and words, 'di ba? Action pala, 'di ba? Kan. Hindi totoo yung ano, yung action speak louder than words. Kasi for us, it's both words and action. Dapat daily yan, araw-araw yan. Then sa assurance of protection, yes. That is why we feel protected, secured, no? Pag ganun lagi si husband sa atin. Then, never-ending care. 24/7. Kung sa mga lalaki, never-ending support for his healthy recreation, sa atin ng mga babae, never-ending care. Lloyd? Are you with us? Are you with us? Yes. Ayun ah. Tandaan mo yun. Paki-screenshot nga, Kan. Para pag nakalimutan, mayroon ka sa cellphone. Oo. Send na. Send. Oo, yun. Screenshot and then send to Messenger. And then save mo na din sa gallery niya. Para hindi matabunan, save mo siya dun sa ano, pre-marriage counseling. Okay? Ano pa yung mga idadagdag natin dun? For the husband, they really want to feel like a superhero to protect us. Then, for the approval naman, as instead of disagreement or disagree from the, ano, they want to have approval. No? Mas gusto nila yung na-approve yung mga bawat perspective at idea nila. Reflection, yes, ito yung uninterrupted moment of their time wherein they can think more of the future, of the decompressing, kung ano man yung nakakapastress sa labas. Appreciation, for us, diba sa ating mga babae, it's more of the words of affirmation. For them, it's appreciation. Lahat ng mga ginagawa nila, sometimes, unconsciously, hindi naman talaga nila sinasabi na gusto nila appreciation. Pero, unconsciously, na nakakapag-react sila ng maganda, no? Pag na-appreciate mo sila. Pag sinabi mo, wow, love, I love you, na-appreciate ko talaga yung paghatid sundo mo sa akin, yung pagbigay mo sa akin ng messages, yung pagpadala mo sa akin ng Food Panda, o nagpag-grab ka ng food sa akin, nagpadala ka ng, ano pa ba, bouquet? Ano pa bang ginagawa sa akin, sa'yo, Kan? Wala naman po masyado. Aha! Ala! Ala ka, Lloyd. Joke lang. Wala siyang maalala. Sabihin po lang. Dagdagan mo ba? Dagdagan mo pa? Yung parang lagi niya maalala pag tinanong mo. Diba? So, what else? Productive. Productivity. Words of motivation or motivation, yung words from us would be motivation for them. The more that they feel productive, the more that they really want to work hard. Pag lagi natin silang namomotivate. Right? So, anong mnemonics nito? Kan? Para maalala mo. Ano? Sarap. Yun ba yun? Ayun, yun. So, S, superhero. A, for approval. R, for reflection. A, appreciation. And P, productive. For the wife naman, support. 24/7, support. Empathy. No? Kung anong kalagayan niya, ano nararamdaman niya, you would feel kung ano yung hormonal imbalances niya ngayon, o pag mas painit ang ulo niyan, Lloyd, ibig sabihin, ay hormones lang yan. We have this monthly, di ba? We have our period. So, yung aming hormones, bumabagsak, tumataas. So, it also affects our iron. Kaya, bumabagsak din yung aming hemoglobin, di ba?
at napupuyat sa gabi, and we have this blood flow every month, no? At least 80 ml of blood flow yung nawawala sa amin every month. So, nakaka-apekto siya sa aming hemoglobin level na nakakaramdam sa amin na puyat, pagod kami lagi because of that. So, be empathetic. Quality time, yes. As much as we want this time. We want time, quality time. Yung talagang may effort na time. Hindi porket na sige, umuwi ka lang ganun. Mas ganda yung quality. Yung pwedeng you watch movie together, you share your stories, ano pa yung, and anything na pareho nyo ma-feel, di ba? Pareho nyo talagang ma-appreciate. Sleep. Yeah. 7 to 8 hours of sleep, because when we age 40 to 50, bumabagsak yung ating bone density. So, dahil dyan, bumabagsak yung bone density natin, bumabagsak din yung hemoglobin natin, and then at the same time, our estrogen. Kaya bumabagsak yung bone density natin. So, the more that we need more sleep, rather than men, because of that. Kasi tayo, monthly tayo nagkakaroon ng bad blood flow eh. So, the more that we need more sleep, at least 7 to 8 hours a day. Okay, so mnemonics for the wife. Lloyd? Ayun, ma'am. Support, empathy, time, sleep. Yun, tatandaan mo lagi yun. Then, for the love language naman, this is from Gary Chapman, na bawat relationship, bawat mag-asawa ay mayroon talagang 5 love languages. So, and mostly, ang 5 na to ay present talaga sa amin mga babae. Di ba, Kan? Physical yes, touch, pa. Words of affirmation, acts of service, quality time, giving of gifts. Oh. Pero mga lalaki, mostly, dalawa lang yan. Acts of service, tsaka quality time. Mostly. So, tanungin natin si Lloyd. Lloyd, ano yung love languages mo? Siguro, yung gusto mo matanggap. Gusto mo lagi matanggap kay Khan. Ah, yung gusto matanggap? Or naggaling talaga, or si Khan yung magbibigay sa'yo noon, ganun. Magpaparamdam siguro, sa'yo na ganun. Sa acts of service. Yun, acts of service, yes. Mostly talaga. Ganun mga lalaki. Acts of service. Diba? Quality time. Quality time. Siguro yung act of service, pwede na rin quality time. Yes. Yes. Mapagluto ka. Ano paborito mong ulam? Or pagkain na gustong iluto? Basta luto ni Kan, favorite ko. Puro fried lang. Fried. At saka alam mo, no, gusto talaga din ng mga babae na na-appreciate yung luto nila din. No? Dapat walang harsh, no harsh words. Example, nagluto si Kan ng sinigang, no? Tapos kinulang ng asin. Ano sasabihin mo, Lloyd? Sarap, sarap naman ng ginagawa. Minsan pag gusto mo lang maging direkta pero nakakasama siya ng loob ng babae, madalas yung ginagawa nila diyan, they use alternative words. Example, no? Nakapagluto siya tapos kulang ng asin, sasabihin ni husband, love, mahal na ba ang asin? Yun. So, mapapaisip siya. At the same time, hindi siya masasaktan, di ba? Tapos sasabihin ni Kan, oo nga, pati nga sibuyas ang mahal-mahal eh. O, di ba? And then later on, marirealize niya, oh, siguro kulang ng asin. No? And then, ako din minsan, pag nagluto ako, medyo matabang, yung gagawin lang ng husband ko niyan sa akin, sabihin sa akin, babe, paabot nga ako ng patis. Yun. Pero,
Alam ko na matabang yung luto ko, pero hindi ako nasaktan. Kasi with that way na sinabi niya na, babe, paabot mo na ng, ano, ng patis. Pero in a very calming voice na parang walang insulting. Diba? Pero asa pa rin pakinggan. Oh, sige, sige, be, ito o. Oh. Ito o, oh, patis. At least, diba? Walang samaan ng loob. At least, ang iba kasi yung timpla niya, iba yung taste niya, iba sa taste ko eh. So, hindi, walang away, diba? Kasi use alternative words. At kaysa naman, sabihin mo, tabang-tabang naman ito, eh, hindi na magluluto yan pag anong ginawa mo, Lloyd. Diba, Khan? Magluluto ka pa ba pag sinabi niya tabang-tabang? Diba? Dapat i-appreciate muna yung pag tumawad-tawad pa yan sa palengke para makapagtingi-tingi siya. Diba? Tapos hindi ma-appreciate yung lahat ng effort. Ang hirap kaya mag-ano, magluto. Tapos pag hindi ka pa na-appreciate. Yun. Okay. Then, now, in one word, what is your wife's greatest need? Lloyd? Yes, ma'am? In one word, sorry. What is your wife's greatest need? In general, ha? Greatest need? Ano ba? Pagpagsamasamahin yung mga sinabi ko kanina. Ayan na, oh. Masahin mo na lang. Ayan, love. Yun, love. Husbands, love your wives. Jesus Christ loved the church and gave himself up for her. And for Khan naman, question. What in one word, what is your husband's greatest need? In one word. This is a very serious matter to them. Sige nga. Support, joke, care, love. Lahat na sinabi. Ato yun, no? Okay. Yun. The more that they feel respect, that you show respect to them, the more that they feel loved. Yun yung katumbas ng love sa kanila. Respect. Respect, parang pag meron siyang sinasabi, makikinig ka, di ba? Pag meron siyang perspective, yes, just listen. And then, at the same time, ask permission. Pag aalis ka ng bahay, di ba, Lloyd? Hindi pwede kahit saan ka nalang pumunta, hindi ka nagpapaalam. Yeah, as a couple, as married couple, you are already into one. One body na lang kayo. Di ba, Lloyd? Tama. Yan, pag umalis ka, kahit saan ka pumunta, magpapaalam ka. Hindi siya FYI, ha? Yung bang, ay, FYI, nandito pala ako sa bahay ng barkada namin, si ganito ganyan. Ako magagalit yan si Lloyd. Gusto ni Lloyd, katulad nito, love, pwede ba ako pumunta mamaya dun sa kina ganito? Kasi may ano daw kami, may meeting. Ayun, at least, diba? And then, sasagutin ni Lloyd, oh, sige, anong oras ba yan? Gusto mo hatid na lang kita. Yun, may ganun dapat. Tama, Lloyd? Tama, ma'am. Yun. And then, at the same time, pag meron kayong hindi pagkakaunawaan, huwag mo siyang sisigawan. Especially in front of many people. Bumababa kasi yung kanilang self-esteem at bumababa yung natatamaan yung kanilang ego. Pag natamaan yung ego ng mga lalaki, tumataas yung pride niyan. No? Tumataas yung pride nila. Tayo mga babae, ma-pride din tayo. Pero, kailangan lang natin sinusuyo. Di ba, Lloyd? Yun. Kasi yun yung guide mo talaga. Pag babae, love. Susuyuin mo lang. Pag lalaki, nako, respetuhin mo talaga. Respect. Okay, now for the kingdom, the God's design of the family is respect for the husband as a king and then love for the wives or queens. Husbands, love your wives. Wives, respect your husband. Hindi yan nilagay sa Bible na wives, respect. Wives, love your husband or husbands, respect. Lagi talagang binibilin sa atin ito. Yung husbands, love your wives and then wives, respect your husband.
May ano pa yan? May may karugtong pa yung respect na yan. And submit. Wives, respect your husband and submit to them. And then for the husband naman, yung love, may karugtong din yan. Lloyd, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Do not be harsh. Huwag magsalita na nakakasakit ng pakiramdam. Okay? So husbands, you are also a cultivator. Cultivator for your wives. Ano ba yun? You pay for your wife's beautification program. Ano ba mahilig siksikan? Ribbon? Manicure, pedicure? Yan. All of the above. Man. All of the above. Benefits of the benefits of your wife being pretty all the time bounce back to you, Lloyd. Diba? Pag alagang-alaga yan, well-maintained, alam mo kung sasabihin ng mga nakikita, nakakakita sa labas, sabihin yan, wow, nakapag-asawa ng mayaman. Nakapag-asawa ng mayaman, mayaman sa pagmamahal, mayaman, diba, sa pag-aalaga, ganun. And this is the principle of sow and reap. Spa and malls are created for the queens. Well, sa kanila naman, yung mga sa furnitures, hardwares, diba? That's for the kings. And if you have problem later on sa inyong pag-aasa, sa inyong dalawa, lapitan nyo lang, mag-pray lang kayo. And then, because this one, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting into the Lord. And husbands, love your wives and do not be harsh with them. No? Paulit-ulit, diba? So, wives, kung sila cultivator, tayo naman, ano yung pwede nating ibigay sa kanila? Ito yun. The best massage oil, at least eucalyptus or peppermint. Kasi nakaka-expand din siya ng lungs. Nakakahinga sila ng mas maginhawa. They can feel the love, no? Feel nila yung minamasahe. Gustong-gusto mo ba, Lloyd, yung minamasahe ka? Sa ulo, yes, sa likod, sa kamay, no? Pag medyo masakit na yung kamay, no? Mamasa-masahe. Katin ko, lalagyan ang katin ko. Mm. Mga paw. Paw, meron kayong ano, ang ano yun? Paw liniment 'yun, 'di ba? Okay. This one sa inyo yon kung gusto ni Lloyd yung ganito na ikaw yung nagka-cut ng nails niya, ikaw yung nagki-clean ng ears niya, 'di ba? Tanungin mo ngayon si Lloyd, yun ba yung gusto niya? Clean bitch. Oh, okay. So ito, how about this one? Ayaw ng mga lalaki madalas yung ginaganyan ng ano no. No? Lalagyan mo kung ano-ano, yung lalagyan mo siya ng egg white with honey, tapos lalagyan mo pa ng lemon, tapos apple cider vinegar, ako halo-halo, naiirita sila ng ganun eh, no? True. Okay lang sa kanila yung water lang, di ba? Water or sabon mild soap. spa treatment, pag gusto nila, no? Prepare his personal belongings or things. May mga husband na mas maarte pa sa atin eh, no? Gustong-gusto nila yung may mga sarili talaga silang terno. At least gusto nila yung na-prepare lang siya yung ng yung maayos yung pagkakalagay. Honor his decisions, pray for his work and support his calling. Ito yung mga hindi natin nakokontrol. Oh, dito sa left side. Sa right side, pwede nating kontrolin. Emotions, our attitude, perspective na nababago pa natin. Choices, because this shall be your destiny. And according to Harvard, the happiest and healthiest people on earth are those who invest in relationships. Kaya, kayong dalawa, pahalagahan nyo talaga yung relationship. Kaysa naman mag-ipon kayo or magkalat ng mga properties, 'di ba? Kahit saan may properties, no. Yung dapat ninyo talagang i-invest yung sa inyong dalawa. Pagtibayin yung inyong
yung relationship, yung bond ninyo as husband and wife. And pag magkakaroon na kayo ng anak, mas pagtitibayin nyo yung pagiging parent ninyo sa kanila. Train up a child, kung paano mo siya paalagaan, paano mo siya, kung ano as a role model, kayo magro-role model. Huh? And then, pag lumaki yan, they will not depart from it. Kaya kung gaano mo siya, sila gusto i-train, ikaw dapat maging role model. Invest your time habang sila'y bata pa. And very crucial part ng childhood ay from infancy up to 8 years old. Kasi doon humuhubog yung kanilang personality. And then, pagdating ng 12, teenage yan, ikaw mas lalo na kailangan nila. Kasi nasa puberty stage na sila. Na kailangan nila ng guidance. Yung hygiene. Kaya, importanteng-importante na habang tumatanda yung mga bata, talaga dapat tayo yung nag-aalaga sa kanila. Huwag natin silang iasa sa magulang natin, sa lola, sa lolo nila. Kasi kalalakihan nila yan at later on, baka pa masumbat pa sa'yo. Diba? Okay? So, focus on your journey towards the family life you both want. How? By staying on course, stay on your lane, straight ahead. Because your future is totally in your hands. Lloyd? Agree? Tama, ma'am. Happy wife? Happy wife? Happy life. Happy life, happy marriage, happy family is a choice. It is also a decision, and later on, it will be converted into your priorities. Dapat priority ninyo yung happy life, happy marriage, happy family. Kasi if it's your priority, susunod na lang yung katawan mo dun eh. Pag nasa isip mo siya as your priority, susunod na lang talaga lahat yan. Parang domino effect. So the more na naniniwala ka sa perfect marriage, happy life, happy marriage na yan, yan ay mas lalo ka pang mag-e-effort na gagawin lahat step by step. At sa gabay at guidance ng ninyong dalawa. No, in just one goal lang dapat kayo. Happy life, happy marriage, happy family. And of course, happy wife, happy life. Okay, so thank you very much. Thank you for your time. Anything, any questions? So far, sa akin po wala naman. So ginawa ko na yung lahat ng ano ko para makompress ko to lahat. Okay, so if you have any questions, that just let me know. Okay. So now, any questions? Kasi if you have questions about fertility, then pupunta ako dun sa slides ko for fertility. If you have questions about parenting, then I can go there sa slides ko ng parenting. If you have questions naman, anything, just let me know. For me po, all clear naman po. Okay, so natackle naman natin halos. Yes po, since yun naman po yung reality namin ngayon. Okay. So, so bonus ko na sa inyo yung compliance for pre-marriage counseling. Yung family planning. Para hindi na yes, kayong matend ng separate nun sa City Hall. Anything? Okay, questions? Po. Wala na? Nagawa ko na yung certificate ninyo. We'll just email it. And then, kung gusto nyo na siyang ipa-grab tomorrow na. Kasi wala kaming staff ngayon. Kaming dalawa lang dito mag-asawa. Tomorrow pa yung staff namin lahat. Tomorrow pa sila lahat nandito. So, kung kailangan nyo siyang ipa-grab, palalamove, may lalagay naman ako doon na cellphone number kung sino kukontakin nyo. Kung kailangan siyang ipa-pick up. So, nandito lang kayo sa Makati, nandito lang kami sa Casino Street, Bryan Condominium, malapit lang kami sa Cash and Carry.
Okay po. Sige po. So, siguro so, mga tomorrow afternoon, siguro pwede nyo na siyang ipapick up. Kasi morning yan nila okay gagawin pa lahat. Pero ngayon, masisend ko muna sa inyo yung PDF file. Yung PDF naman na yan, pwede nyo naman siyang ipaprint, no? Or pwede nyo naman siyang i-email, advance copy dun sa kung saan kayo mag-a-apply ng marriage license. And then, much better na baka hanapin yung original, so pa-pick up nyo na lang siya tomorrow. Okay pa. Sige pa. Okay, so thank you. Love. May question daw si Lloyd. Quality time kaya tayo sa cash and carry. Yun. Sige na. Go na kayo, cash and carry. Pwede bilhin lang yan doon. Lagi ba kayo sa cash and carry? Pag may mga binibili po, di ba dun po yung may mga perfumes and sa ano yun? Vitamin. Sa mezzanine, di ba? Sa mezzanine. Apo. Dun po. Ayun, no? Yes po. Quality time daw kayo. Nasarap din nung kumain sa Look You One, tsaka ano. Favorite namin po yan. Oo. Ay, sinudos po. Diba? So, ma'am, question po. Yung orientation po, depende po yun sa City Hall na pag nagpasa po kami ng requirements. Yeah, pero sa certificate naman, ilalagay ko na yung orientation. Kasi sa orientation, explain. Yung in-explain ko kanina sa simula, yun. Okay pa. Overview lang po. Okay, so yung marriage certificate ng ano yung mga nagkakandak ng counseling, like yung dapat accredited lang, tama ba? Accredited ng DSWD. So with us dito sa naman kami kasi pareho kami mag-asawa. Pareho kami accredited ng DSWD. Okay. For family planning naman, ganun din. Yung ako naman yung nag-train at training sa PAPCOM at saka sa IMAP, Integrated Midwife Association of the Philippines. Ano din naman, recognized din naman siya ng PAPCOM at saka mayroon din kaming pre-marriage orientation counseling seminar. Sa iba pa kasi yung sa counseling eh. Pero we have completed that, lahat yan kinumpleto namin. So, anything naman, pag may problema kayo sa certificate ninyo, pwede nila i-email or tawagan yung standards ng DSWD para malaman yung authenticity. No, authenticity ng aming accreditation. Okay pa. Sige pa. Yun na naman. Yun lang naman po. Questions? Any? Wala lang? Wala na po for me. Okay. Ikaw, love? Wala na po. Okay. So, good to go na. Thank you. So, magpipa-photo op muna tayo. Yan. 1, 2, 3, smile. Ay, yun. Okay. So, ayun. So, thank you so much. And, mas lalo pang mabless yung relationship ninyo. Strong thank family foundation. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. And Thank you. Spend more time, ha? Quality time. Happy New Year. Happy New Year po. Goodbye po. Happy New Year. Bye.